Taong 2016 pa sinimula ng libreng public internet ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Pero hanggang ngayon, wala pa sa kalahati na mga itinayong Wi-Fi sites ang gumagana. Kumuha na ng katuwang na kumpanya ang kagawaran para mapabilis ang implementasyon nito, pero pinuno ito ng Commission on Audit. May report si Leigh Alves. Abala ang mga kabataang ito sa kanilang mga cellphone sa Quezon Memorial Circle kung saan may free public Wi-Fi. Medyo ano pa mabagal pero pwede na rin po. Nag-watch din po ako ng YouTube. Mabilis po siya. Maganda po talaga na nagkaroon po ng connection ng Wi-Fi dito sa circle. Isa ang Quezon Memorial Circle sa public locations na may libreng internet. Sa ilalim ito ng proyektong People Connect, free Wi-Fi internet access in public places ng pamahalaan. Sinimulan ito ng Department of Information and Communications Technology noong 2016. Alinsunod sa Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Pero sa halos 6,500 na Wi-Fi installations, wala pa sa kalahati o mahigit 2,700 pa lang ang may internet. Malayo pa rin ito sa mahigit 8,000 target na public Wi-Fi sites sa buong bansa. The root cause of this is our infrastructure, no? Our free Wi-Fi depends on the infrastructure of our commercial telcos. Ito lang ang kayang pace na maibigay sa atin ng commercial telcos. Kulang din daw sa mga tauhan at resources ang DICT na 3 taon pa lang mula nang itatag. Para mapabilis ang proyekto, kinuha ng DICT ang United Nations Development Program para pangasiwaan ang installation sa 6,000 lokasyon simula ngayong 2019. Sa ilalim ng kasunduan, binayaran ng DICT ang UNDP ng mahigit 1.2 billion peso sa implementasyon ng proyekto. Ang UNDP na ang bahalang magpabid at kumuha ng mga kontraktor. Pero base sa annual audit report ng COA, hindi ito kumbinsidong kailangan ng UNDP para sa epektibong implementasyon ng proyekto. We have started with the usual procurement process, no, by bidding it ourselves. It was quite slow, basically because the infrastructure of our country has not yet reached the places, the locations where we would like the access points to be, no. Batay din sa financing agreement, UNDP ang may-ari ng mga equipment, supply at property mula sa kontribusyon. Kaya po na ng COA, nagmistulang donasyon sa UNDP ang 1.36 billion na halaga ng proyekto at lumalabas din na proyekto ng UNDP at hindi ng DICT ang People Connect. Pero sagot ng DICT, pinaplansya pa ang mga detalye ng kasunduan kasama ng isang exit plan na magta-transfer sa DICT ng lahat ng equipment ng People Connect. Isa pang pinuna ng COA, di raw cost-effective ang proyekto dahil kailangan pang magbayad ng DICT ng halos 65 million pesos na service fee. The 64 million is actually a service fee that is standard in UNDP's contracts, no, that they also do in other countries. Mm-hmm. But 40% of that will be returned to the ICT in the form of capacity building. 29 million din daw na halaga ng technical advisory ang ibibigay ng UNDP sa DICT. Kaya kung susumahin daw, 9.4 million na lang ang matitira sa UNDP. Nasa proseso na ng bidding ang UNDP para sa proyekto. Leigh Alves, GMA News.